Coach Eric Spoelstra, pangalan na kahit sinong NBA fan ay pamilyar. Siya lang naman ang first ever Asian American coach sa history ng NBA at siya rin ang kauna-unahang Asian American head coach na nagkampiyon. Bukod pa rito ay isa siyang proud Pinoy sapagkat ang kanyang ina na si Alisa Celino ay isang Pilipinang tubong San Pablo, Laguna. Maraming pagkakataon na itong pinatunayan ni Coach Po. Isa na rito ang madalas niyang pagbisita sa ating bansa. At ito nga, kamakailan lamang ay muli na namang ipinakita ni Coach Po ang pagmamahal niya sa kanyang Filipino roots. Dahil sa isang post-game interview matapos ang laban nila kontra Celtics, ay siya mismo ang bumati ng mabuhay sa isang Pinoy media na nagtanong sa kanya. Pinakita nito na talagang hindi niya kinakalimutan ang lahi niya saan man siya mapunta. Pero eto, balikan natin ang kanyang naging takbo mula sa pagiging video coordinator ng Miami Heat hanggang sa ngayon na siya na ay nasa kanyang 5th finals appearance as a head coach. Hindi biro ang 25 years of service na inihatid ni Coach Eric Spoelstra sa Miami Heat at yan nga ang pawang definisyon ng salitang commitment. Taong 1995 nang nagumpisa itong si Coach Po as a video coordinator sa Miami Heat. Parte ng kanyang job description ang palagiang pagsama sa mga laro ng team para kuhanan nga ito ng video, i-edit, lagyan ng mga highlights at minsan ay may mga analysis din. Ito ang simula ng naging career ni Coach Po sa Heat organization. Tinagurian pa nga siyang The Dungeon sa loob ng team dahil sa pagiging hardworking nito sa loob ng video room ng Miami Heat. Si Coach Eric kasi mismo ang nagko-compile ng mga games ng team ng mga panahong yon para after ng game ay mapapanood na nila kung paano at saang mga aspects pa nila kailangang mag-improve. Ang head coach ng Miami Heat that time ay ang kanilang longtime president na si Coach Pat Riley, isa ring notable na Hall of Fame coach sa NBA. Dahil sa work ethics at impressive outputs ni Coach Po, ay napansin ni Pat Riley na hindi ordinaryo ang kayang ibahagi ng taong to para sa koponan. Matalino. Yan ang description ni Pat Riley kay Coach Eric Spoelstra. Kaya naman sa taong 1997 ay kinuha siya mismo ni Pat Riley as an assistant coach sa kanyang team. Sa mga panahong yon ay naging roller coaster ride ang takbo ng Miami Heat matapos nilang talunan ng Knicks at bago naman matalo sa Chicago Bulls. Pero hindi pa rito natapos ang paghanga ni Coach Pat Riley kay Coach Eric Spoelstra. Kaya after 2 years, 1999, ay napromote na naman siya bilang advanced scout ng team. Siya ang nagsilbing guide ng Miami Heat pagdating sa mga drills at workouts para sa pag-improve ng mga individual skills ng mga players. 2001 naman ay itinanghal na siya bilang Director of Scouting sa Miami Heat at tumagal to ng ilang taon. Sa loob nito ay nahawakan niya ang Hall of Famer na si Dwayne Wade after siyang madraft noong 2003. Hindi pa kasi gaano kaplakado ang mga jump shots at outside shooting ni Wade nun at si Coach Po nga ang isa sa mga naging daan para kanyang tuluyang ma-improve ang mga skills na ito. Nagtuloy-tuloy lang ang pag-build ni Coach Pat kasama na itong si Coach Po sa team at pagdating nga ng 2006 ay nakuha na nga nila ang first ever championship para sa buong franchise. Assistant at Director of Scouting pa rin si Coach Po sa mga panahong yan. Kabilang sa koponan na ito ang notable big man na si Shaquille O'Neal at si Wade naman ang itinanghal na Finals MVP. Pero katulad ng sinabi natin kanina, parang nasa roller coaster ride itong Heat. Kaya syempre may mga experiences din silang malungkot, maraming talo, or hindi nakakarating ng playoffs. Pero nananatiling intact ang coaching staff ng Heat kaya talagang malalim na rin talaga ang pinagsamahan ni Coach Pat Riley at Coach Eric Spoelstra. Pagdating ng 2008, laking gulat ni Coach Po na inilantad ni Pat Riley na siya mismo ang pinili niya bilang successor ng kanyang head coach position. At dito na sinimula ni Coach Po na ipakita ang kanyang pagiging isang sharp tactician. Bumuo si Coach Po ng isang team na mayroong foundation. Sa mga panahong to ay kilala ang Miami Heat sa kanilang consistent defense as a team. At dahil nga mabuti rin ang kalooban nito ni Coach Po, ay nagiging malapit din sa kanya ang mga players na nahahawakan niya. At ito nga ang pinaka naging pundasyon niya as a coach. Mabait na, magaling pa. Taong 2010, ay naka-jackpot itong Miami Heat sa free agency. Pero dahil baguhang coach pa nga lamang si Coach Eric nun, marami ang nagduda sa kanyang abilidad para pangatawanan ang pagiging isang mentor ng isang star-studded team. Nasa koponan lang naman nila nun sina Dwayne Wade, LeBron James, and Chris Bosh na tinatawag nung Big 3. Paano nga naman kasi i-handle ng isang coach with completely zero experience ang mga superstars tulad nila? Pero kilala naman si Coach Eric nun as a coach na very calm and collected.
Kita naman sa kanyang coaching style na kaya nitong makipagsabayan under pressure. Naniniwala si Coach Po na ang pinaka-importanting bagay sa pag-improve ng isang koponan ay yung pag-develop ng right habits, paunti-unti. At hindi naman natin maitatanggay na effective to. Kaya nga nandito na naman ang Miami Heat sa finals ngayon na talaga namang Cinderella story ang pinagdaanan nila this season. Balik tayo sa Big 3 Days. Taong 2011, tinalo ng Miami Heat ang rival nilang Chicago Bulls na nasa ilalim ng Coach of the Year noon si Tom Thibodeau para makarating ng finals kung saan nakaharap naman nila ang Dallas Mavericks na tumalo sa kanila in 6 games. That time, ang Chicago Bulls ay pinangungunahan ni superstar Derrick Rose. Dito rin nagumpisa ang 1-4 the books rivalry ng Heat at Bulls na tinaguri ang Bloodbath. Taong 2012, nakarating na naman ang Heat sa finals kung saan nagwagi na sila kontra OKC Thunders at tinapos nila ang laban in just 5 games. Dito na nakamit ni Coach Po ang kanyang kauna-unahang championship as a head coach at nasundan pa nga ito sa sumunod na taon. Siya rin ang nagsilbing NBA All-Star Game head coach that year. Sa mga hindi nakakaalala, sa back-to-back championship nila ay si LeBron James ang finals MVP. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala itong si Coach Eric Spoelstra sa layo ng kanyang narating sa Heat franchise. Maraming beses na nitong kinwento sa isang interview na hindi niya naman kasi nakita ang sarili niya as an NBA coach. Siguro college or high school coach pwede pa raw. Taong 2017 ay tinugrahan din siyang NBCA Co-Coach of the Year at hanggang sa ngayon, isa siya sa mga promising coaches na may established na career. Dumaan sa maraming rebuilding ang Miami Heat over the past few years. Minsan ay tinatawag to ng iba na post-championship struggles. At sa taong to, 2020, ay wala na namang naniwala nung una na kaya nilang makarating muli sa finals. Sa mga predictions, ay nasa 2% lamang ang bumoto na makakarating sila sa finals. Pero heto, ngayon, ay pinatunayan nila na mali ang mga nagdududa noon. Tinalo ng Miami Heat under Coach Eric Spoelstra ang Boston Celtics in 6 games at kanila namang haharapin ngayon ang Los Angeles Lakers sa finals sa mga susunod na araw. Napangatawa na ni Coach Po ang pag-handle sa mga rising stars nila tulad ni Bam Adebayo, Duncan Robinson at Tyler Hero. Na-unleash din ng team ang veteran skills ng mga tulad ni Jimmy Butler na dating sinabihan pa ngang locker room cancer. Sa mga achievements nila ngayong 2020, pwede nang mag-take pride ang Miami Heat sa maraming bagay. At dahil din dito, pumasok na ang pangalan ni Coach Po sa all-time coaches na may pinakamaraming finals appearances. Siya ngayon ay nasa 6th spot with 5 finals appearances tying Casey Jones and Steve Kerr. Pinangungunahan ang listahan na ito ng legendary coach na si Phil Jackson with 13 finals appearances. Hindi biro ang pagmamahal at commitment ni Coach Po sa kanyang team kaya naman nakaka-excite din talaga kung paano ang strategy na gagawin nila para makasabay sa Los Angeles Lakers na siya namang pinangungunahan ng dating player ni Coach Po na si LeBron James. Muli niya ring makakaharap ang kanyang longtime rival na si Frank Vogel. Well, magkaibigan din tong dalawang to. Sa mga nagdaang taon, vocal sila sa isa't isa kung paano nila nire-respeto ang trabaho nila. Mula pa nung panahon ng Heat Magic rivalry ay healthy competition na ang namamagitan sa dalawang to. Ngayon, pareho na nilang nadala sa finals ang sari-sarili nilang koponan. At syempre, sa edad ni Coach Eric Spoelstra na 49, mukhang mahaba-haba pa ang kanyang tatahakin as a head coach. Sa ngayon, going into the finals, napatunayan niya na sa lahat na isa siyang resilient coach who makes sure his success do all the talking. Sabi nga nila, Coach Po knows better. And that, mga pare ko, is Coach Eric Spoelstra's 25-year journey with the Miami Heat. I-commento na ang opinion mo sa ibaba, pare ko. I-like na rin ang video bilang suporta. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching, mga pare ko. Bye-bye.